Okay, what is up, Arm Nation? Kumusta kayo? Ngayon, sasagutin natin yung mga ilan sa kadalasang tinatanong sa atin sa online kasi madalas ko nakikita yung tanong na to na paano ko daw pinagsasabay yung bodybuilding sa arm wrestling. So, itong pag-uusapan natin at ipapakita ko syempre, sariling method ko to. So, pwedeng hindi siya mag-work sa'yo, pwede siyang mag-work sa'yo. So, maganda ko itatry mo pa rin para masubukan kung effective man siya o hindi. Pero, sa akin nag-work to, so gusto ko i-share sa inyo at para masagot na rin yung tanong. Nasasagot ko naman siya kasi hindi ko siya masyadong ma-elaborate kasi yun nga, mahirap kung hindi ko ipapakita. Pero ngayon, mag-focus tayo dito sa tanong na to. At yan, sinubukan natin siyang gawa ng video. Okay, so sabay-sabay natin siyang panoorin. Ayos ba yun? Let's go. So, ano tayo dito ngayon? Chest day. So, Monday ko na sinuot eh. Kaso, Tuesday na ata ngayon. So, warm up. Next. Since chest day tayo, nag-start tayo sa incline bench press. So, start tayo sa first set natin. Progressive overload yung ginagawa ko dito. So, pabigat ng pabigat. Okay, since quarantine, sa mga hindi makakagawa ng ganyang workout, equivalent siya sa decline push-up. Yung ipapatong niyo yung paa niyo sa kahit sa bench ay sa bangko tapos magpo-push up kayo so nakataas yung paa upper chest yung target so yun nasa 150 na ata tayo dyan so may 2 plates tayo kasi tinatry ko siyang pabigat ng pabigat. Ganyan wala kayong spotter, huwag kayong mag 1 rep max or yung sobrang bigat na alam hindi nyo kaya. So medyo dahil nga medyo mabigat na yun, 2 reps na nagawa ko, ulitin natin siya. So ginawa ko siyang 2 sets, pero same weight, 230 pa rin. Pero confident naman ako dun sa weight na yan kasi medyo kinakabahan ako kasi mahirap na baka hindi natin biglang kayanin. Okay, so nandiyan tayo sa bench. Okay, isa sa mga primary movement ng chest since chest day ako. Yun yung dalawang workouts na ginamit natin, yung incline at bench press. Wala namang kaso kung ano yung unahin mo. Gusto ko lang unahin yung incline kasi mas mahina ako dun. So ganyan pa rin, pabigat pa rin ang pabigat, nasa 150 na yan. Hindi nyo kailangan sabayan yung bigat na binubuhat ko kung beginner ka. Kung advanced ka naman at mas mataas ka, pwede siyang mas bigat. Ayan, dyan tayo nag-250 sa bench kasi medyo mas malakas tayo sa bench compared sa incline. Pero, confident din ako dyan eh, sa 250. Kaso, wala nga akong spotter dyan, kaya medyo iningatan natin. Ginawa ko, ayan, inulit ko. So, 2 reps. 2 sets. 2 sets yung ginawa natin dyan. Teka, tama ba? Hindi, binumasan ko pala yun. Naging 215 yun, kaya marami. Nagulat kayo, biglang dumami yung reps. Ay hindi, 21 yun. 230. So yan, nag-drop ako ng papansin nyo. Nag-pad-drop ako. Galing ako sa pinakamataas na, hindi naman pinakamataas na kaya ko. Sa mataas na weight, pabigat, tapos pababa naman. So parang pyramid. Okay, so nag-gets nyo. Okay, popause ko muna dito. So, nakita nyo yung exercise natin na ginamit sa chest. Ano lang, bench, tsaka incline. So, dalawang primary exercises lang sa chest. Tapos, compound. Ganun yung style na ginagawa ko para yung magiging accessories ko na workout. Kunyari, imbis na mag-pec deck pa ako sa bodybuilding, di ba ganun? Tapos, ano pa ba? Yung mga pullovers, yung mga cables. So, imbis na mag-ganun pa ako. Doon ko na ipapasok yung arm wrestling training ko. So, para lang ma-work ko yung chest ko kasi isa siya sa mga foundations sa arm wrestling. Hindi ko siya pinapabayaan. I mean, pwede naman ako mag-arm wrestling lang since arm wrestler na ako. Para sa akin, hindi. Kasi sayang yung mga pinaghirapan ko dati.
at the same time, magagamit ko pa rin kasi siya sa arm wrestling. Okay? So after ko mag-compounds, saka ako nag-arm wrestling training. Okay? So, nandito sa arm wrestling training. Okay. 50 pounds ata yan. Tapos medyo mag-gad sa para sa agya. Kino-curly ko na lap siya. So since wala na tayo pala sa bodybuilding, ayan, mapapansin nyo sobrang half rep. 90 degrees lang siya. Good form na siya sa arm wrestling. Pero kung bodybuilding, doon maniniwala akong pangit yung form kasi half rep. Pero pag, since yung training natin dyan, arm wrestling, good siya. £70. Ata yung ano eh, 90 na lang. Oo, tama, 90. Nag-legs ako ng 10 pounds. Oo, so hindi ko sinasabi na yan yung gayahin yung program. Kumbaga, pinapakita ko lang yung method na ginagawa natin. Okay? So, pwede nyo pa rin gawin yung sarili nyo yung program sa bodybuilding, sarili nyo yung program sa arm wrestling. Eh yung pinaka-last set ko ata, 100 pounds. Ayan. Pero dyan ako natuwa kasi 100 pounds dati, ilang reps lang ngayon. 4 ata, 4. 2. 3. Hinold ba? 4. Oy, 5 ata. 5. O diba, parang peer ata sa akin. 100 pounds, 5 reps. Sa left. Ako sa mga bago dyan, left-handed po tayo. Yun ang hindi ko alam lang kung bakit, wait, na-pause ko lang. Hindi ko alam kung bakit mas mahina yung left ko nung araw na yun. Para naka 5 reps tayo sa right, tapos 2 reps lang ata, hindi pa ata ako makabot ng 2 reps. Nagawa natin sa left, so wala namang kaso. So dito tayo sa ano, eto, arm wrestling training pa rin yan kasi naka-false grip ako tapos hindi ko siya niro-row. Kumbaga, nag-wrist curls. Wrist curls lang ako. Okay, so, makikita nyo naman. So, na-engage yung wrist tsaka forearms. Ganun pa rin yan, progressive overload. Bale, pabigat ng pabigat. Kasi nakakayanin. So, nasa 2 plates na tayo. Three. Ayan nata yung pinakamabigit na kayo. Okay, so tapos na. Yun lang yung mga ilan sa mga workouts na lagi natin ginagawa. Ay, hindi naman lagi ginagawa. Kumbaga yung method. Okay, so hindi palaging yun yung bodybuilding exercise ko. Hindi rin yun yung palaging arm wrestling exercises ko. So, pinakita ko lang kung paano ko siya pinagsasabay. Kumbaga, nagsisimula muna ako sa compound. Tapos, kunyari, back day. Primary exercise ko yung mga row, barbell row, pull-ups, tapos deadlift, yun. Inuumpisahan ko doon. Or kapag ano naman, legs, leg day ako. Siyempre, squats. High volume ng squats, marami, pyramid sets. Pabigat ng pabigat din, tapos pagano, pagano, okay? So, ganoon din sa ano, ano pa ba, shoulders. Pwedeng dumbbell na nakaupo o nakatayo. Pwede rin barbell, tapos ganoon din, pabigat ng pabigat, tapos pababano po. Pagano-pagan. So, ganun lang. Inuumpisahan ko siya sa compound para sa foundation. Then, yung accessories ko, yun na yung arm wrestling training. Okay, so, sana may natutunan kayo at may nasagot ko yung ilan sa mga tanong nyo kung paano ko sinasabay yung bodybuilding sa arm wrestling. So,
Maraming salamat sa mga nag-aantay ng video natin dito, okay? So, mag-shoutout muna tayo, syempre. Shoutout kay GL. Tama ba yung pronunciation ko? Shoutout sa'yo, bro. Tsaka kay Feynor23. Sana tama yung pronunciation ko. Tsaka kay Jeff Strong, PH. Tapos kay Robert Dumanig ulit. Yan. Shoutout sa'yo, bro. Lagi kita nakikita. Maraming salamat sa'yo. Kay John Canyega, Pinoy Arm Wrestling. Sino yung founder ng Pinoy Arm Wrestling? Supportahan nyo din siya. Tulong-tulong tayong promote yung sports natin, okay? Si Kyle Klee, tapos kay Steven Flores ng New Bloods, okay? Maraming salamat palagi sa support at panonood. Kita sa susunod na video. Keep safe. Sana matapos na yung... sana hindi lang yung quarantine nyo matapos, kumbaga yung pandemic din, itong COVID virus na to. Ingat kayo palagi. God bless.